Okay, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay mag-start sa ating panambahan this afternoon. Pray po tayo. Let's bow our head, close our eyes. Hingi tayo ng blessings sa Panginoon. Gracious Heavenly Father, in Jesus' name, thank you for this wonderful afternoon that you've given to us. Maraming naman salamat, dear God, sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin to worship you, to magnify you, and to honor you this afternoon. So bless our hearts, our minds. Bless us this afternoon. Let this afternoon become a blessing. Tulungan niyo po kami and also tanggapin niyo po kami bilang mga buhay na alay sa iyong harapan. Tune up niyo po yung puso't isipan namin dyan sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Psalm chapter 34, our scripture reading this afternoon is Psalm chapter 34. The Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away, and he departed. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall be make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me. And let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him, and were enlightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. O taste, and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. The young lions do lack, and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. What man is he that desireth life and loveth many days that he may see good? Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and seeth such as be of a concrete spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Ang salita ng Panginoon according to Psalm chapter 34. Heavenly Father, maraming salamat Lord sa iyong salita. I pray na ito ay nagbigay sa amin Lord ng encouragement to continue to serve you, to honor you, to magnify sa mga buhay namin. Kahit Lord na ang daming mga pagsubok, ang daming mga pangyayaring magaganap sa buhay namin as we follow you, hindi mo Lord kayang pabayaan ang iyong mga anak at hindi mo kayang talikuran ang iyong mga anak. So this afternoon, purihin ang iyong pangalan. Itaas namin Lord ang iyong mga salita. So let this afternoon become a blessing to every one of us. Talk to us, kayo po mangusap sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong mga salita.
Bless us as we give singing towards you. Bless our songs as we offer this to you this afternoon. Bless our voices. In Jesus' name, amen and amen. Okay, tayo po ay tumayo as we sing our first song. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. There's a tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steps across the waves. Onward is the life's command. Jesus saves, Jesus saves. What a thunder rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to islands of the sea. Echo back the ocean gates. And shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's cry. Jesus saves, Jesus saves. The end is life. Jesus saves, Jesus saves. Singing forth into the gloom. Bend the heart for mercy praise. Sing a triumph word and tongue. Jesus saves, Jesus saves. Our second song, page 15, Are You Washed in the Blood of the Lamb? Verse number 29. Mag-start ako sa pagbasa sa verse number 28. Sabi ng salita ng Panginoon, saying, did not we strictly command you that you should not teach in this name?
And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Yet him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses, and we are his witnesses of these things. And so it is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. When they heard that they were cut to the heart, and took counsel to slay them, then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space, and said unto them, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men. For before these days rose up Judas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all, as many as obeyed him, were scattered and brought to naught. After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him, he also perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. And now I say unto you, refrain from these men, and let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come to naught. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest happily ye be found even to fight against God. And to him they agreed. And when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Heavenly Father, maraming salamat sa yung salita na aming binasa at aming pag-aaralan ngayon. Tulungan niyo po kami ngayon, salita ngayon, nga magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan na kami magpatuloy sa paglilingkod dyan sa iyo. Pag-uusapan namin ngayon, Lord, is pagsunod sa iyo. Help us to obey you heartily, serving you heartily as your children, despite in the midst of troubles and problems that we have encountered of this sinful world. Bless us and guide us. Kayo po, mangusap sa amin ngayon sa pamagitan ng salita. In Jesus' name, amen and amen. So sa binasa natin, mga kapatid, ito po ay istorya sa mga pangyayaring naganap sa nauna sa atin na mga Kristiyano. Okay? Mga disipulo, mga disciples ni Jesus, and then yung mga early Christians. So dito sa passage na binasa natin, dumami na po sila.
Nagsimula sila sa 120 nga nag-gather sila hanggang nadagdagan sila ng 3,000 and then 4,000. So medyo marami na ng mga mananampalataya, mga hinirang ni Jesus sa panahon na ito, sa passage na binasa natin. Dahil sa dami nila, hindi naiwasan na ganun na rin ka vast yung katindi, yung persecution na kanilang nararanasan. Dati pa, pinipigilan na ng kaaway natin ang demonyo na mapalaganap ang magandang balita sa mundong ito. Eh kung titingnan natin sa binasa natin, verse number 28, saying, "Did not we strictly command you that you should not teach in this name?" Sabi ng mga religious leaders. Ba sabi namin sa inyo na pinagbabawalan namin kayo nga magturo sa kanyang pangalan? "And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine." Ginawa ninyo napuno na ang Jerusalem sa inyong mga turo. So kumbaga ang gospel na spread talaga sa buong Jerusalem. And nagbigay ng division and chaos sa mga religious leaders. "You have filled Jerusalem with your doctrine." With your doctrine is teaching. So wala naman silang ibang tinuturo, ang pangalan ni Jesus, ang magandang balita ni Jesus. Napakagandang legacy, mga kapatid, na ang gospel was being spread in Jerusalem many years ago. Right. Kaya hanggang ngayon, nabasa natin ang gawa ng mga anak ng Panginoon, yung legacy nila. Kaya tinawag ng mga theologian Acts of Apostles. But actually, that's not the Acts of Apostles. That's the Acts of God. Buhat. The word Acts is buhat. Mga gawa. Oo, mga gawa ng Panginoon. Kasi si ang Panginoon naman talaga ang naggabay sa kanila at nagbigay sa kanila ng kaalaman. "You have filled Jerusalem with your teaching, with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us." Kaya sabi ni Peter, "Then Peter and the other apostles answered and said, 'We ought to obey God rather than men.'" Mas mabuti sa amin na sundin namin ang Diyos rather than sa inyo. Ganun talaga tayo, mga kinirang ng Panginoon, mga anak ng Panginoon. Kung may susundin tayo ang Diyos na nagligtas sa atin. Kasi kung sinunod pa ng mga disipulo ang mga religious leaders, walang, hanggang ngayon, di natin alam patungkol sa kaligtasan. Hindi talaga ma-spread ang magandang balita sa mundong ito. Kung sila ay tumigil, kasi pinagbawalan sila nga hindi na sila mangaral sa pangalan ni Jesus. Kung sa panahon natin yan mangyayari, naku, ang daming mga Kristiyano nga matutuwa. Kasi nga sa atin nga, hindi pa nga pinagbawal, hindi na nga nangaral. How much more nga isang araw matupad ang sinabi ni Prophet Joel nga may mangyayaring famine in the world. May gutom na mangyayari. Hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Panginoon. Sabi pa ni Prophet Joel, mag tosto and fro ang mga tao
hahanapin nila ang mga mangangaral kung nasaan na ang mangangaral ang nagbahagi sa salita ng Panginoon, pero wala na silang makikita. Kasi isang araw, ang opportunity sa bansang Pilipinas na pwede pa mangaral sa salita ng Panginoon, mangyayari nga hindi na tayo makapangaral, ipagbawal na sa ating gobyerno. Lalo-lalo na ngayon na pinaka uso sa social media is battle of religion. Gera sa relihiyon. Iglesia ni Cristo versus Roma Katoliko. Even Baptists nakisali na rin. There will be a battle of religion. Kung sino yung totoo na relihiyon. Oh. Kung sino ang totoong may-ari ng Biblia. Yung mga debates nila ngayon. Kasi nandito tayo sa henerasyon natin ngayon, ano na, gera sa relihiyon. Oh. Kung ano ang nangyari sa manauna sa atin ng mga Kristiyano, yan ay magaganap din sa bawat isa sa atin. Kung sila ay tag-persecute sa kanilang kapanahunan, mangyayari at mangyayari din sa iyo at sa akin. And I hope so na hindi tayo tatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi hindi biro nga maglingkod sa Panginoon. Sa natapik pa namin kaninang umaga, nandun tayo, nandito tayo sa race. Na kailangan natin talagang tumakbo para manalo sa race na binigay ng Panginoon sa atin bilang mga anak ng Panginoon. So sabi ni Apostle Peter, we ought to obey God rather than men. Grabe yung zealousness nila when they serve the Lord. Nga si Pedro dati, tag-deny niya si Jesus. Oh. Naalala niyo nga yung pagdakip kay Jesus, sabi pa, bago pa dinakip si Jesus, sabi ni Pedro, Lord, ibibigay ko ang aking buhay, sasamahan kita kung saan ka magpunta. Pero sabi ni Jesus, Pedro, hindi pa titilaok yung manok, i-deny mo na ako sa ano, katlong beses. But after that na revive si Apostle Peter, kaya nga yung pagmabasa natin ng Book of Acts, grabe yung zealousness nila, ang mga apostles sa paglingkod nila sa Panginoon. Na-experience nila nga saglit na backslide, right? Kasi diba yung namatay si Jesus, sabi ni Pedro nga, hindi kayo sama sa akin. Saan ka bumunta? Punta ako na dagat, mangingisda kami. Bumalik sila sa pangisda. Right. And then, whole night, wala silang nakuha na isda. Nang bumalik sila sa dalampasigan, dumating si Jesus, sabi ni Jesus, ilagap niyo yung inyong lambat. Sabi pa nga ni Pedro nga, wala nga kaming nakuha buong gabi doon sa malayo, dito pa sa gilid, dito pa sa may dalampasigan. Well, sinunod nila ang salita ni Jesus, yung tinapo nila, nilagat nila yung lambat, multitude of fishes, na hindi nila mahila yung kanilang lambat.
Then doon naalala ni Pedro, si Jesus pala ito. Kaya tumalon siya sa dagat. Oh, nahiya siya. Well, na-experience nila yan. Kagaya rin sa atin, may mga ups and downs din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung naturuan sila kay Jesus, kasi bago si Jesus bumalik doon sa kanyang kaharian, yung naturuan niya mga kanyang mga disipulo, so doon, hanggang dito sa binasa natin, grabe na yung zealousness nila sa pag-serve sa Panginoon. Na totoo, buhay na Diyos ang aming sinunod. Totoong tagapagligtas ang aming sinunod. Kaya kahit anong gawin ng tao sa kanila, wala silang pakialam. Batuhin sila, kulungin sila, bugbugin sila, patuloy pa rin sila na naglingkod sa Panginoon. Hindi sila tumalikod. No? Kahit pinagbawalan sila ng mangaral sa pangalan ni Jesus, sumunod pa rin sila, sinusunod pa rin nila ang Diyos. Kasi yan ho yun, nagpapakita na tayo yung mga anak ng Panginoon. Hindi lang tayo sumunod sa Panginoon dahil maganda yung ano, yung kalagayan natin ngayon. Wala pang problema. Wala pang yulanda nga dumating sa buhay natin. So pinapakita sa atin sa passage na ito na kahit pa kalaban natin ang sanlibutan, we need to obey God rather than men. Problema sa atin ngayon, mas sinusunod natin ang boses ng tao rather than ang boses ng Diyos. Kaya yung mga young people dati dito, alas yun, pagsimula namin dito. Pag ganitong oras, dami mga young people na pumupunta dito. Makinig sa salita ng Panginoon. Ito mga kapitbahay namin sila. Mga young people dito. And, yun na, pinagbawalan na ng mga magulang. Kasi nga, mas susundin pa sa tao ang boses sa tao rather than sa Diyos. Tayo bilang mga tumanggap kay Jesus, oh, isang araw i-persecute talaga tayo. I-salang talaga tayo sa apoy. I-refine talaga tayo ng Panginoon kung gaano tayo katotoong mga mananampalataya sa Kanya. Daming mga problema nga ibigay ng Panginoon sa atin, pwede yung asawa ninyo, mga anak ninyo, kapitbahay natin, i-persecute tayo para pigilan tayo nga maglingkod sa Panginoon. Mangyayari at mangyayari yan sa atin. O? Oh? Pero I hope so, maalala natin, kagaya sa salita ni Apostle Peter, we ought to obey God rather than men. Dati sa kanila, buhay ang ilang kapalit when they serve the Lord. Buhay. Oh. Kaya ang pinaka-first Christian martyr si Stephen. Nangaral si Stephen. Galit ang mga audience ni Stephen, mga Hudyo. Binato si Stephen hanggang si Stephen na namatay. Then nandiyan pa sa harapan si ano, si Apostle Pablo. Yun niya, yung paglilingkod lang sa Panginoon. Yung pagpangaral lang sa salita ng Panginoon sa dati sa kanila, buhay ang kapalit. Ngayon, hindi na yan masyado ngayon. Lalo na sa bansa natin. Kasi we have a freedom of religion. Mangaral tayo dito, magsamba tayo dito, wala silang pakialam. Because we have freedom of religion. Pero ang problema ngayon,
gera sa relihiyon. Oh. Battle of religion. Pinipigilan ang tao na makarinig sa salita ng Panginoon. Na sa araw-araw na mga tok, nako, sa mga experiences namin, hindi lahat makikinig sa salita ng Diyos. Some of them talaga, as in, i-reject ka talaga. Oh, dahil mas loyal ang tao sa relihiyon rather than sa salita ng Diyos. Then God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Kaya hindi tayo tumigil sa pangaral, sa pangalan ni Jesus, dahil walang pangalan na binigay dito sa sanlibutan para ang tao magkaroon ng kaligtasan. Pangalan lang ni Hesus Kristo, mga kapatid. Kung pigilan man tayo ng sanlibutan, huwag nating sundin ang sanlibutan. Patuloy tayong mangaral sa pangalan ni Hesus Kristo. Acts chapter 4, verse number 12. No? Acts 4:12. Dyan lang, katabi lang. Verse number 10. Acts chapter 4, verse number 10 hanggang 12. Both known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, na inyong pinako, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you all, this is the stone which was set at naught, of you builders, which is become the head of the corner. Yeah, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pangalan lang ni Jesus. Kaya nga ang totoong Kristiyano, mangaral yan sa pangalan ni Hesus Kristo. Kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ni Hesus Kristo, yan ang ating ipangaral doon sa mga taong malapit sa atin, lalo-lalo na sa pamilya na ho natin, mga kapatid. Number one na mga persecutor talaga natin, pamilya natin. Secondary yung mga taong nakapaligid sa atin. Ang sakibutan, ibuli talaga tayo. Pagsalitaan tayo ng hindi maganda, but we need to obey God rather than men. We need to continue to share the message of the gospel. We need to herald the name of Christ because si Jesus lang ang tagapagligtas. Si Jesus lang ang napako sa cross. Hindi ho naman relihiyon ang ating pinapangaral, mga kapatid. So paano sila magkaroon ng kaligtasan? Paano nila malaman patungkol sa kaligtasan sa kaluluwa kung tayo ay tumigil sa pagpangaral sa magandang balita ni Jesus? Kasi yung iba sa atin tumigil na talaga ng aral. Kasi yung iba hindi makinig, takot, ano pa? Wala lang. Maganda lang kasi mag-sitting pretty sa simbahan. Now, which is isa sa mga bagay o trabaho na binigay ng Panginoon sa atin. We need to herald the message of the gospel. Oh, we need to field this Villa Zaragoza sa teaching ni Jesus Kristo. Kung may mahirald sa atin dito, that is the name of Christ. Hindi ho yung mga kabalustugan natin.
Right? Hindi ho, kung makilala man tayo dito na lugar na ito, na tayo ay nangangaral sa mga sa magandang balita ni Jesus. Kung may marinig man tayo doon sa kabilang ibay patungkol sa atin, masabi nila yung end times Baptist dyan sa ano, looban ng ano, Villa Saragusa, mga faithful na nangaral sa magandang balita. Yun dapat maririnig natin. Hindi yung, yung Baptist dyan, yung end times Baptist, naku, mga pasaway yung mga Kristiyano dyan. Napakapangit na legacy na maiiwan natin dito sa lugar na ito. Kaya hindi nagkamali ang Panginoon na nilagay tayo dito. Kaya yung pag-start nga namin dito talagang super struggle talaga. When we start the ministry, naku, di talaga biro, yung pinaka-step talaga, saan ka magsimula? Ano ang gagawin mo? Kasi kami lang apat dito. And ang dami pa mga offer sa akin. Na ganito, gawin ka na aking assistant pastor. Ilagay kita doon na lugar. So, isip ko, kung sundin mo talaga yung kalooban mo, maganda to kasi may nag-offer. Right? So, hindi ka mahihirapan kasi may mga tao na. Rather than ikaw talaga nga mag-start, magsimula. And we prayed to the Lord. Nagdasal kami sa Panginoon. And di kami nagdalawang isip na magsimula. And we knocking doors sa Villa Saragusa. Nagsimula kami dyan. 111, 112. Last year. Kasi, pan talaga yan. Buong unit dyan, except sa kanang walang tao. Walang pinapalagpas namin. Tapos pag gano'n, pag dumating kami sa dulo, balik na naman kami, dulo to dulo to dulo, hanggang umabot kami doon sa Piswan. Marami kaming mga naririnig na mga salita. And we don't care for that because we do this for the glory of God. We herald the message of the gospel. Hanggang nga nagkakilala tayo. Hanggang nagkakilala yung dalawang pamilya na wala ngayon. Sila ni Shiriel and mga Naan family. Sila ang pumalit sa inyo. Kayo palang pumalit. Kanina, silang lahat present. Ngayon, absent silang dalawa. Kayo ang ano, Charlie Company ang present ngayong hapon. Kung hindi siguro namin sinunod ang boses ng Panginoon, hindi tayo magkita-kita ngayon, mga kapatid. Right? Kaya kalooban ng Panginoon nga nandito kayo. Hindi kayo na brainwash. Hindi kayo nalinlang sa relihiyon, kundi pinaintindi sa inyo ang magandang balita ng Panginoon na sa pamamagitan ni Jesus Kristo na siya lang ang ating tagapagligtas. And we need to continue to share the message of the gospel. Yung sabi na ng verse number 31, in Him God exalted with His right hand to be a prince and a savior. Prince. Principe. And a savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Ano sabi ni Pedro? And we are His witnesses of these things. Kami ay mga saksi sa mga bagay na ito. Kaya tayo ang mga totoong saksi. Kung may tinawag na saksi ni Jehovah, ikaw at ako mga saksi tayo ni Jesus Kristo. Di man natin siya personally talaga nga nakasama at nakita. Pero sa panahon na tinanggap natin at nananampalataya tayo sa Kanya,
naramdaman natin sa mga puso at sa buhay natin ang magandang balita na nagkaroon tayo ng kaligtasan. We are His witnesses. Mga saksi tayo. Kaya ang saksi ni Jesus, mga totoo. O? Ang nag-herald sa gospel, mga ligtas, hindi kung ililigtas pa. Tingnan niyo mga apostoles, mga ligtas sila. Kasi paano mangaral ang taong hindi ligtas? O paano mo ipangaral ang langit na ikaw hindi mo alam kung paano ka makapunta sa langit? Kagaya lang ba nga no, mangaral ka how to become a millionaire, hindi maniniwala ang tao sa inyo kung wala nakikita ang tao sa iyo. Man, nagturo ka, nagturo ka ba how to become a millionaire, paano magiging mayaman? Tapos tingin sa'yo, wala, kahit nga bike, wala nga ito. Hindi talaga, hindi ka paniniwalaanan tao. Ganon din sa pag-herald ng gospel. Ikaw at ako una sa nagiging anak tayo ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya binahagi natin ang pangalan ni Jesu Kristo. And we are His witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost whom God hath given to them that obey Him. Verse 33. When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Nung pagkarinig nila yun, naku, talagang nag-init yung yung tinga ng mga religious leader. Parang di nila matanggap, parang tagat yung mga puso nila. Parang nasugatan yung mga puso nila. And yung desire nila is patayin ang mga apostoles. Ganito pala yan. Kahit sa napakadelikadong pangyayari sa buhay natin, we need to obey God. Kahit pala buhay ang ating kapalit, we need to obey God. Kaya nakipag-meeting sila. And when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Tingnan nyo ah, yung desire nila, patayin ng mga apostoles dahil defiled Jerusalem of their teaching. Yun talaga ang pinakadabis na gagawin nila. Kasi yung 3,000 souls sa chapter 2 na nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon agad doon ng division sa simbahan. Nagkaroon agad ng division. So yung iba hindi na naniniwala sa kanilang mga bawat relihiyon nila, kasi may mga relihiyon na dati sila. Yung mga nagsamba kay Diana, o hindi na nagsamba kay Diana. O, yung mga nagsamba sa mga Diyos-Diyosan, o hindi na nagsamba. Yung mga Hudyo na nagkaroon ng kaligtasan, so hindi na sumunod sa mga religious leaders. Kaya nagalit ang mga religious leaders. Kagaya ba sa panahon natin ngayon na according to the statistics, kaunti na lang na mga Katoliko ang nagsamba. Kasi yung iba napunta na sa ibang mga relihiyon. Kaya ang ginawa ng mga Katoliko ngayon, ng mga leaders ng Katoliko ngayon, gumawa sila ng kaparaanan na babalik yung mga tao doon sa kanila. Kumbaga, yung mga born again religion o yung mga evangelical churches nagiging threatened sa kanila, sa kanilang relihiyon. Oh? Kasi kaunti na, kung according nga sa statistic, every Sunday, mas marami pa ang nagsamba ng mga evangelical churches rather than sa Katoliko. Oh? Some of them, yung mga magsamba talaga, yung mga
Devoted. Oo. Millions kaya sila. Dito lang sa bansa natin, nako. Galing kaya tayo doon. Ay, ito hindi pala ito si ano. Iba pala ito. Spiritista pala ito. Siya pala kinanggalingan. Si Brad Charlie. Tayo galing kaya tayo doon. O. Oh. Kaya treason sa kanila yung mga ibang simbahan. Kaya nagsilabasan yung mga faith defenders nila, mga Catholic faith defender nila. Oh. Eh wala naman sila magawa. They are more in history rather than sa salita ng Panginoon. Talo man talaga sila. Dahil yung basis nila is history. Yung basis nila sa libro. Eh yung basis natin, salita ng Panginoon. Biblia. Verse number 34. Ito na yung desire nila is patayin sila. Kaya in danger sa buhay natin, patuloy pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Verse 34, then stood there up one of the council, a Pharisee named Gamaliel. Si Gamaliel, alam mo ba si Gamaliel? Isa to sa mga teacher ni Apostle Paul. Well-known, well-known nga, tawag nito, tagapagturo, guru, si Gamaliel. Very well-known. Napaka bright nga tao. So, then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had a reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. So, hindi ko alam kung si Gamaliel ay nagkaroon ng kaligtasan. Pero, well, historically, nandiyan ho si Gamaliel. Wala tayong time para ibigay ko sa kanya yung background niya. Sabi ni Gamaliel, okay, bigyan muna natin ng panahon yung mga apostoles. Hayaan muna natin sila. Sabi ni Gamaliel. So, itong tao na to is ano, napaka well-known. Tapos, talagang nire-respeto ng mga Hudyo. Okay. And said unto them, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men. For before this day is rose up Judas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. So, sa panahon pala nila dati, may isang taong pangalan si Judas, gumawa din ng grupo. Oh, gumawa na may grupo siya. Daming mga sumunod sa kay Judas, 400, about 400. Oh. Mga uso kasi dati na may mga grupo-grupo. Hindi. Kaya nga yung simbahan ng Panginoon, tinawag na the Church of Christ. Kasi ang foundation si Jesucristo. Ang head si Jesucristo. Common ang word nga church sa kanilang kapanahunan. So may mga grupo-grupo na dati. Kagaya nito si Judas. Sabi ni Gamaliel na, di ba, dati, before pa to sila, may nangangalan si Judas. May mga sumunod din sa kanya. Pero, nako, na-destroy din sila. Ibang pat, ano, pinatay din sila. Then they were scattered abroad. And after this man rose up Judas of Galilee in the days of taxing, drew away much people after him,
He also perished and all, even as many as obeyed him, were dispersed. So, dalawang grupo. Yung kay Judas at saka kay Judas. Pareho na destroyed na grupo. Kaya sabi ni Gamaliel, "And now I say unto you, refrain from these men. Let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come to naught." Well, kung kitong ginawa nila, kung para lang sa tao, para lang sa sanlibutan, hindi ito magtagal. Sa simplified pa nga explanation. Kagaya lang to sila kay Judas, kagaya lang to sila kay Judas na na-destroy din yung grupo nila. But, verse 39, if be of God, pero kung ito ay sa Diyos, you cannot overthrow it. Lest happily ye be found even to fight against God. Right? Sabi ni Gamaliel, pero kung ito ay sa Diyos, wala kayong magagawa. Hindi niyo sila ma-destroyed. Bagkus, mas magiging kaaway pa ninyo ang Diyos. Well, totoo naman talaga, yung sinunod ng mga disciple, ay totoong Diyos. Yung ginawa nila ay gawain ng Panginoon na inutos ng Panginoon sa kanila. Kaya kung hindi pa para sa Diyos ang ginawa ng mga apostoles, kagaya lang sila ni Judas at ni Judas nga na-destroy din, nawasak din ang kanilang mga grupo. Pero tingnan niyo mga kapatid, until now, ang legacy ng mga disipulo hanggang ngayon nakikita pa rin natin at tayo ang sumunod sa legacy na ginawa nila mga kapatid. Yung ginawa natin ay para sa Panginoon, para talaga to sa Panginoon. Kahit ano pang hadlang ng tao, wala silang magagawa. Kahit ano pang persecution ibato sa atin o ano pang mga bagay na ibato sa atin, wala silang magagawa. Kasi paggawain ng Panginoon, walang taong makakahadlang at walang taong makakawasak nito mga kapatid. Kaya itong ganito, nandito tayo. Hindi ito grupo-grupo lang to. Hindi lang to basta may relihiyon tayo, may end times baptism sa'yo, o tinawag lang tayo nga baptist. Hindi mga kapatid, it's more than that. Dahil alam natin sa puso't isipan natin nga ang sinunod natin, Diyos na buhay. Ang tinuturo natin, ang turo ni Hesus Kristo na pinangaral ng mga apostoles. Kaya walang magagawa ang sanlibutan. Hindi sila makakapigil na wasakin ang gawain ng Panginoon. Pero pag ginawa natin to sa ating pangsarili, pangrelihiyon lang, ayan siguro, mawawasak tayo. Right. Kaya yung iba dyan, katagalan nawawasak sila. Kaya yung mga kulto, hindi nag-endure kasi hindi naman pang-Diyos yung kanilang sinunod. So kung alam natin sa iyo at sa akin na ang sinunod natin ay totoo, nako, walang makakapigil sa atin na sumunod sa Panginoon. Di natin bigyan ng bigat yung mga sinasabi ng tao sa atin.
Hindi yan makapanghina sa atin when we obey the Lord. Verse 40, and to him they agreed. And when they had called the apostles, tinawag nila mga apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Oh, pinalaya sila. Pero bago sila pinalaya, tagbitin muna sila. Binugbog muna sila. Pinahirapan muna sila. Tapos sinabihan sila, huwag na kayong magturo sa pangalan ni Jesus. Pero ano yung reaction nila? Verse number 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Anong sabi ng mga salita ng Panginoon? And they departed, umalis sila from the presence of the council, rejoicing. Grabe yung kagalakan nila. Yung binugbog pa yan. Right? Kung tayo siguro to binugbog, naku, di na siguro mapurma yung mukha natin siguro. Mabilis pa tayo sa alas 4 na tumalikod sa Panginoon. Sa panahon nga ngayon, pamilya lang ang ginagamit ng demonyo, tumalikod na nga sa Panginoon. Kaya yun sa testimony, di ba, yung disciple namin, OFW sa Hong Kong, si Marife. Ay, hindi ko talaga makalimutan si Marife. Na-save and baptized pa yun doon sa Hong Kong Bible Baptist Church. Pag-uwi niya dito sa Pilipinas, pagdating niya doon sa Mindanao, bumalik siya sa Diyos-Diyosan. Nagsamba siya ulit sa Diyos-Diyosan. Anong sabi niya? Okay lang sa amin, may impyerno. Okay lang sa amin, may impyerno. Basta kasama ko ang aking pamilya. Basta happy kami nga magkasama kami. Kasi galit ang kanyang pamilya na nagiging Kristiyano siya. Tignan niyo, mas gugustuhin mo pa nga maimpyerno na hindi mo kayang bitawan ang relihiyon na nagturo na hindi naman totoo. Pinagpalit natin yung ating kaluluwa. Baga bininta natin yung kaluluwa natin. Diyan na, pamilya lang ang ginamit. How much more ito yung buhay na talaga natin? Naku, isang araw tutukan tayo ng 45. Nasabihan tayo nga, si Jesus, susunod ka kay Jesus, mamatay ka. Kung i-deny mo si Jesus, mabubuhay ka. Buhay ang kapalit mo, ha? So, para ma-save ka, di na ako maniniwala kay Jesus. Ako, paghulihin tayo ng mga ISIS, yung mga extremists. Nakita yung mga ISIS, yung anong taon yun? Yung hinuli nila yung mga may binihag sila mga tao, grabe. Pag pumatay sila ng tao, para talagang hayop lang. Na what if isang araw mangyari yan sa buhay natin? Do we still obey God? Ngayon, siguro masabi natin, sunod pa tayo sa Panginoon. Pero isang araw, ititest talaga tayo ng Panginoon. Pwede anak natin ang kapalit?
Pwede asawa natin ang kapalit. O pwede magulang ang kapalit para lang sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Mas mabuti pa siguro na tayo'y napapahiya sa pangalan ni Hesus Kristo rather than napahiya tayo sa mga gawa nating kabuluktutan. Mostly, sa panahon natin ngayon, ang Kristiyano, hindi siya napapahiya sa pangalan ni Hesus, napapahiya siya sa kasalanan nagawa niya sa harapan ng Diyos. Kung dati sa kapanahonan sa mga nauna sa atin ng mga Kristiyano, napapahiya sila sa pangalan ni Hesus sa pagpangaral sa pangalan ni Hesus. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, minsan tayo nahihiya. Napahiya tayo sa harapan ng tao dahil sa kasalanan na nagawa natin. Mas maganda pa, mas pinakamaganda na napahiya tayo dahil sumunod tayo ni Hesus Kristo. Verse number 42, and daily in the temple. Araw-araw na sila sa templo. O yun talaga yung resulta sa tinawag natin pagsunod sa Panginoon. Kala nyo yung pagsamba, Sunday lang. Every day yung pagsamba. Yung paglingkod natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang every Sunday, every day tayo nga maglingkod sa Panginoon. And daily in the temple and every house, this is not to teach and preach Jesus Christ. Anong sabi ng mga religious leaders? Huwag na kayo magturo ha sa pangalan ni Jesus. Pero nakita natin, house to house pa rin sila nangaral sa pangalan ni Jesus Kristo. Nag-trethe na sila, buhay na ang kapalit nila. Pero hindi sila tumigil sa pagpangaral sa pangalan ni Jesus. Kaya we ought to obey God rather than men. Okay? Malaki ang magagawa at magaganap sa buhay natin when we genuinely obey God. Oh? In happiness, in sickness, ano pa? Sa kagalakan nga sitwasyon, sa kapighatian na sitwasyon, I hope na makikita pa rin sa mga buhay natin ang pagsunod sa Panginoon. Ang susundin natin, Diyos, hindi tao, hindi sarili natin. Right? So I hope this evening may naintindihan tayo sa salita ng Panginoon. Let's bow our head, close our eyes, pray tayo. Our Jesus, Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. You encourage us this evening to obey you, dear God, rather than men. Kasi sa pagsunod dyan sa iyo, we need to continue to hear the message of the gospel. We need to continue to serving you, honoring you, sa mga buhay namin. And that's obedience. In all aspects of our life, we need to obey you. Kahit endangered yung buhay namin, we need to continue to obey you. Even we are threatened to preach the gospel, we need to obey you. Even we are threatened to serve you, we need to obey you. Ikaw yun po ang susundin namin until, Lord, sa iyong pagbabalik. Para isang araw, Lord, nahaharap kami sa iyong harapan. Masasabi mo sa amin, Lord, welcome, thou good and faithful servant.
enter now into the joy of the kingdom. Na makita mo po sa amin ang aming tunay na katapatan na pagsunod sa iyo. Hindi lang kami tapat na pagsunod dahil walang problema na aming hinihinda ngayon. Hindi lang kami tapat na pagsunod dahil wala pang mga pagsubok na dumating. Lord, kung may pagsubok, kung may kapaghatian, may kakulangan sa buhay, tulungan niyo po kami sa pagsunod continually dyan sa iyo. Some of our brethren, hindi na ho tapat na sumunod sa iyo, Ama. Some of them, they go flow to the current of this world. Some of our brethren, they're affected of current situation sa mundo namin ngayon. Immorality is very rampant, dear God. Kaya minsan, mga kapatiran namin, naapektuhan, Lord. Some of the churches, hindi na ho nangaral sa iyong salita. Bihira na lang namin, Lord, nakikita na mga anak ng Panginoon na nag-house to house, knocking doors, sharing the message of the gospel. Minsan yung nakikita namin, Lord, na nangaral, yung hindi pa mga ligtas. Sila pa yung mga nakikita namin na nagpatuloy na nangaral sa kanilang mga sariling mga turo. So help us na bilang kami yung mga anak na nilagay dito sa Villa Zaragoza. So help us to continue to herald the message of the gospel. Maraming maraming salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin. In Jesus' name, amen and amen.